Mabuhay! Welcome at welcome back sa aking YouTube channel. Ako po ito, si Teacher Eds, ang inyong teacher sa Aralin Panlipunan. Sa video ito ay pag-uusapan natin yung mga katanungan tungkol sa inyong module, sa tungkol sa week 6, 7, 8, 9. Alam ko marami sa akin ang PPM tungkol sa nangyayari kung bakit wala na ako ibinibigay na sasagutan at bakit kulang-kulang ang module nyo. So kung gusto nyo malaman ang mga katanungan sa inyong kasagutan, please keep on watching. Marami sa akin nagtatanong kung bakit hanggang pahina 36 lamang ang kanilang module. Tinatanong nila na, Sir, kulang po ba? Sir, kulang po yung module ko hanggang gawain ilang po, putol po. Para po sa katanungan ninyo, ito po ang aking kasagutan. Ang inyong module sa Araling Panlipunan 10 ay talagang hanggang pahina 36 lamang, gawain letrang E. So, ito po ay wala lang talagang katukso. So, ibig sabihin, kung ang inyong module ay ganito, hanggang pahina 36 at gawain E, hindi kulang ang inyong module. Kompleto po. Pero kung talagang hanggang page 39 lang, yun po ang kulang. So, hanggang week number 5 lang talaga yung gawain na nandito. Pangalawang katanungan na tinatanong sa akin, Sir, ano pong gagawin sa week number 6? Bakit hindi po kayo nagpapadala ng mga gawain? Actually, sabi ko lang sa mga previous video ko na yung mga katanungan dun sa last video ko ay para inyong sagutan at yun na yung papasok sa gawain number 6. Maliwanag? So yung mga hindi nagsagot, paano ba sila? Zero ba sila? No. So yung mga nagsagot, magkakaralaman sila ng karagdagang puntos. So meron naman kayong pangalan na ibinigay doon, pangkat, tsaka yung sagot nyo. So no need na magtaka kung maraming ba yun. Yes, valid yun. Yun ay papasok sa inyong karagdagang puntos, yung inyong mga sagot dun sa comment sa aking video. Yung mga hindi nagsagot, wala kayong points hanggang week number 5 lang ang sasagutan. Maliwanag. So wala na talaga kayong gagawin sa week number 6. Kundi hanggang dito lang. Okay? So hanggang gawain number 5, no gawain 6. Gets? Ngayon lang, punas muna tayo. Pangatlong katanungan, bakit walang week number 7 at 8? Kasi napansin ko na napakadami sa inyo ang kulang ang kasagutan or hindi ganon ka-powerful, hindi ganon kadami ang kasagutan. Kaya naman yung week number 7 at 8 at 9, supposedly, na dapat inyong sasagutan sa akin, wala na kayong sasagutan or wala na akong ibibigay na gawain. Hanggang week number 5 na lang talaga. So, nais kong pagtulong nyo na lang pansin yung iba nyong mga subject. Pero, meron kayong isang sasagutan na ito na yung last na gawain niya sa Araling Panlipunan. So, yung mga hindi makakapanood ng video nito, ipapadala ko yung mga yung katanungan ito sa inyo. Pero kung mapapanood nyo ito, much better para makapag-advance na kayo. So, yung gagawin nyo na lamang or last gawain niyo sa Araling Panlipunan 10 ay gagawa kayo ng isang reflection paper tungkol sa mga pangyayari, mga isyong panlipunang naganap sa loob ng isang taon mula January hanggang sa kasalukuyan panahon. So, ito ilalagay nyo sa isang short bond paper. Lagalagay nyo din ang pangalan, pangkat, at yung inyong reflection. Ano? So, be creative enough para gumawa ng inyong reflection. Maaari kayong gumawa ng iba pang mga pan-design para mas maganda. Pero much better kung pagtutunan nyo ng pansin yung content. Ano? So, nilat ang kriteriya sa pagmamarka ng inyong reflection na inyong uling gagawin sa akin ay una, nilalaman, which is 10 points. Kaunayan sa pagsa, 10 points. At yung kagalingan sa pagsulat ay 10 points. So, may kabuang 30 points. So, yan po ang huling gawain nyo sa Araling Panlipunan. So, hanggang dyan lang. So, kung tatanong, ano po pa yung gagawin namin? May darating po bang module? Wala na. Hindi na ako bibigay sa inyo ng module. Basta, pakikalat na lang ang balita na ang gagawin nyo huli ay yung reflection nyo tungkol sa mga isyong panlipunan na naganap sa ating bansa
mula January hanggang sa kasalukuyang panahon. And then, naalala ko pala, yung mga hindi nagbasang balita, syempre, ang hirap din naman sa inyong park kasi wala talaga ngayon telebisyon or iba, ang hirap ka-access ng news. So, yung mga magpadala ng balita sa akin, yung points nyo ay papasok na lamang sa karagdagang points. At bago matapos ang taong ito, ay mapapadala ako ng mga intervention dun sa mga batang alanganin or kulang ang kanilang kasagutan. Maliwanag po ba yun? At saka nais ko din ipapatid sa inyo na yung intervention na yun ay pakisagutan ng ayos para dun sa mga batang kulang or hindi masyado mataas ang nakuha nilang marka para maipasa nila yung subject na ito. So, that's it po ang ating gagawin sa akin. So, maraming salamat. Sana na po ay naliwanagan kayo. Maraming salamat. So, God bless. Goodbye.